Magandang hapon po. Pila-pila pa rin ang ilang kababayan nating humabol ngayong huling araw ng voters registration. At gaya ng mga nakarang araw, kahit pamurningan ng pila, may mga bigong umabot sa cut-off. Nakatutok si JP Soriano. Alas 6 pa lang ng umaga, ubos na ang 500 slots para sa mga taga-District 2 ng Marikina para sa huling araw ng voter registration para sa eleksyon 2022. 210 dapat. Pero ngayon, in-accommodate natin yung 500. Pero marami pa rin ang nagbaka sakaling mabibigay ng slot. May mga pagkakataon tuloy na hindi na nasunod ang physical distancing. Pinadidistansya naman sila ng mall security. At sila nga po yung mga kababayan nating pumila at nagantay sa mall na ito kagabi pa lang at itong madaling araw para makahabol nga sa last day ng registration para sa election 2022. At dahil sila nga yung unang pumila rito, sila po yung mga nabigyan ng mga number at nakaabot sa cut-off ng COMELEC. Kasama sa mga hindi na nabigyan ng slot, ang 18 taong gulang na si John. Hapon po, nagpa-full vaccinated na po ako. Kaya ngayon na po ako nakapabot. Ang mga nabigyan ng slot, inabot pa ng ilang oras bago natapos. Dami po namin yung aral, activity sa school. Kaya di po kami makapunta ng Lunes hanggang Friday. Sabado lang po pwede. Sino mga nakaraan, sobrang ano sa trabaho, hectic. Eh ngayon, may time naman na. Okay. So willing at saka ano, kailangan ko rin bumoto. Gusto ko yung bumoto ko eh. Ayon sa COMELEC Marikina, sa unang 2 linggo ng extended period ng voter registration, kakaunti lang din ang mga nagparehistro. May mga araw na hindi kami umaabot ng 100. Hindi namin alam kung bakit wala sila ng mga araw na yun, kung ano man ang dahilan nila. Pero yun nga, as expected, sa huling araw sila nagsipuntahan. Sa kagustuhan ng COMELEC na mapagbigyan ng lahat, naglaan sila ng chance slots na pinabalik itong alas 4 ng hapon. Pero hanggang alas 5 lang ang voter registration. Sa isang mall sa Maynila, inabot ng mahigit 200 metro ang pila ng mga magpaparehistro bandang alas 4 ng umaga kanina. Marami, kagabi pa nakapila. Mahaba rin ang pila ng mga humabol sa deadline sa isang mall sa Quezon City. Dagsari ng mga nais humabol sa voter registration sa mga probinsya. Sa Zamboanga City, ang mga hindi nabigyan ng priority number, matyagang pumila habang nakaupo sa parking lot ng isang mall. Hanggang 250 lang ang tinanggap. Karamihan sa mga humabol sa satellite registration sa Dumaguete City, mga first-time registrant at transferees. May pakulo naman ang mga taga-COMELEC Baguio. Nagbihi sila na parang mga karakter sa palabas na Squid Game. Pero kung sa Squid Game ay hindi sumasagot ang mga nakamaskarang guard, dito raw ay sasagutin nila lahat ng katanungan tungkol sa pagpaparehistro. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado sa Cebu City ang isang lalaking nahulihan ng peking pera. Ang pera gagamitin daw sa darating na eleksyon. Nakatutok si John Consulta. Agad kumilos ang CIDG Cebu City Field Unit nang makuha na ang timbre na hawak na ng suspect ang bayad sa peking pera. Pasama, Chief. Arestado si Ivan Luardo, 35 taong gulang. Na-recover sa kanya ang 88,500 pesos na peking pera. Ayon sa intelligence report na nakuha ng CIDG, gagamitin daw sana ang peking pera sa nalalapit na eleksyon. Iyon po ay nakakalunos na isipin na itong mga taong ito ay nag-iisip pang mangloko kahit pandemya na. So yun po ang utos ng ating mahal na Pangulo na lansagin to. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga inaresto. Sa gitna ng muling pagkalat ng peking pera, paalala ng PNP sa publiko, hindi dapat nabigyan ng pagkakataon ang mga taong ito, lalo ngayon papalapit na ang Kapaskuhan, kaya pinapalahan din natin ang ating makabayan na huwag isisip sa pagtanggap ng pera mula sa mga kandidatong bibili ng inyong mga boto dahil baka mabudol lang kayo. John Consulta, nakatutok 24 horas. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bibiyahe pa probinsya sa Batangas Port ngayong long weekend. Marami-rami ang mga pasahero pero mas kaunti pa rin ito kumpara sa mga taon bago magka-pandemya. Pinapayagang bumiyahe ang mga bata basta't kumpleto ang requirements at may kasamang magulang o guardian. Ayon sa namamahala sa pier, aabot sa mahigit 1,000 pasahero at mahigit 400 cargo ang dumating sa Pantalan mula alas 11 kagabi hanggang alas 7 kaninong umaga. Karamihan sa mga ito papuntang Puerto Galera at Bacolod City. Mahigpit namang ipinatutupad ang health and safety protocols sa Pantalan.
sa labas ng pier, maraming truck na rin ang nakapila. Nahuli kamang salpukan ng kotse at motorsiklo sa Dasmariñas, Cavite. Sa CCTV, makikita ang umarangkada na ang motorsiklo nang mag-go signal ang traffic light sa Mangubat intersection. Pero ang kotseng nasa kabilang kalsada nag-beating the red light kaya nasa pool nito ang motorsiklo. Tumila po ng rider. Nagpaikot-ikot pa ang motorsiklo niya. Hinarangan naman ng ibang rider ang kotse. Dinala ang sugatang rider sa ospital. Napag-alaman namang nakainom ang driver ng kotse. Walang pahayag ang dalawa. Sa Aguinaldo Highway naman, isang siklista ang nakuha ng CCTV camera na nangagaw ng linya dahil dito nabangga siya ng kotse. Sumemplang ang siklista. Agad siyang nakatayo at nakapaglakad papunta sa tabing kalsada. Dinala sila sa Traffic Investigation Office at kalaunay nagkasundo rin. Sa Dasmariñas pa rin, isang kotse at motorsiklo naman ang nagbanggaan sa Area C intersection. Bumagsak ang babaeng rider. Tinulungan siya ng mga nakakita. Bumaba rin kalaunan ang driver ng kotse. Dinala sila sa Traffic Investigation Office at nagkaayos din. Isinilalim sa State of Calamity ang bayan ng Makato sa Aklan dahil sa matinding epekto ng pag-ulan at pagbaha. Sa datos ng sangguniang bayan, umabot sa 127 milyon pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura. 5 milyon naman sa infrastruktura. 3,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahong dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa bayan naman ng Nabas, nabitak ang bahagi ng highway. Hindi tuloy agad nakadaan ang mga commuter. Naayos naman ito ng mataga DPWH. At sa datos ng Metro Weather, patuloy pa rin makararanas ng thunderstorm ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao bukas hanggang sa All Saints Day sa Lunes. Mararamdaman naman ang malamig na simoy ng Amihan sa Luzon. Hitik sa katatakutan at kasaysayan, yan ang dungeon sa Intramuros na bukas na ulit at sakto ngayong Halloween. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Katrina Son. Naghahanap ba kayo ng mapupuntahan ngayong Halloween weekend? Ba't di subukang mamasyal sa Fort Santiago sa Intramuros sa Maynila? Ang magkaibigang sina Ja Abcede at Cola Miranda, matagal na raw gustong puntahan ang Intramuros, lalo na ang dungeon. Kaya naman nang malamang binuksan na ito uli, di na nila ito pinalampas. I think it's the best way to spend the Halloween weekend. Additional parang feeling sa atin na yung we spend our Halloween going to a place na alam natin like there's like 600 people na nakita dito like yung prison siya before. Okay na nga dito kasi walang masyadong tao eh. Medyo nakaka-amaze lang din. Kasi? Yun, napuntahan ko yung dungeon, first time. Makasaysayan ang lugar dahil dito natagpuan ng mga Amerikanong sundalo ang mga labi ng nasa 600 na mga Pilipino na ikinulong noong panahon ng Hapon. Ito ang bubungad sa'yo pagpasok mo dito sa dungeon, magkakatabing selda ng mga bilanggong Pilipino noong panahon ng Hapon. Itong lugar nga raw na ito ay isa sa mga seldang iyon at dito nga ipinapakita ang hirap na pinagdaanan ng mga bilanggong Pilipino noon. Mayroon ding mga larawang nagpapakita ng naging kalagayan ng mga naging bilanggo. Ang nakikita niyo po lahat dito ay original, pero meron na rin po kaming mga part na actually, lahat ito is pinipreserve namin, pero meron na rin mga part na aming nirestore katulad ng mga ibang wall na medyo nasisira. Dahil isa ito sa mga sikat na lugar rito, pinilahan ito ng mga namamasyal. Sobrang ganda and ang dami rin matututunan sa history natin. Nilabutan nga po ako pagdating ko, tapos parang may something po na ano ko dito sa loob. Tapos gusto ko pa pong mas pasukin kasi parang naku-curious ako lalo. Welcome dito sa Fort Santiago sa Intramuros sa Maynila ang mga edad 18 pataas. Para naman sa mga kabilang sa vulnerable sector, nakalaan sa kanila ang lugar mula 8 a.m. hanggang 10 a.m. tuwing Sabado. Inaalaw na namin yung mga pregnant women, yung mga senior citizens and persons with comorbidity, they can exercise
they can see the beautiful place, the historical place. Bukas ito sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Sa susunod po na linggo, hanggang 70% na ng mga pasahero na pwedeng pasakayin sa mga bus, jeepney at tren. E paano naman yung mga taxi, tricycle, UV Express at TNVS? Alamin sa Pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa November 4, ang simula ng 70% capacity ng mga pasahero sa ilang pampublikong sasakyan tulad ng bus, jeep at tren. Pero hindi kasama rito ang taxi, UV Express, TNVS at tricycle. Kaya ibig sabihin, 50% pa rin ang capacity ng kanilang mga pasahero. Pwede na ang tayuan sa bus pero depende sa klase nito. Sa jeep, tatanggalin na ang plastic barrier pero one-seat apart pa rin. Sabi naman ng grupong Pasang Mazda, hindi bababa sa 5 ang pwedeng dagdag na pasahero sa 70% capacity para sa jeep. For example, 22-seaters, additional na mga 5 pasahero siya. Kung may karagdagan tayo 5 pasahero, sa minimum fare na 9, that is already 9 times 5. Mas maganda kung sana, mas mapadali pa nga sana para magkaroon na lang sana tayong medyo kasayahan sa ating pamilya pagdating ng December. Para guminawa man lang kaming mga driver, halos na uwi lang sa leasing yung kinikita namin. Makakatulong na rin sa amin yung, pero sana yung inihiling namin na yung baba yung produkto ng petrolyo para makahinga naman kami ng kahit papaano. Mas maganda pong ganun, at least makakaginhawa rin yung mga driver. Yung mga katabi mo, madadagdagan. So, paano? Di ka ba natatakot? Hindi naman siguro, sir. Tulad ngayon, dala ko yung anak ko. O parang delikado pa rin sa tingin ko lang. Pero kung ang Department of Health ang tatanungin, hindi sila pabor sa dagdag kapasidad ng mga PUV. Mahirap kasing tukuyin kung ang hawaan ba nangyari sa public transport. Dahil parang one moment lang na sumakay ka. So, hindi mo masabi na nahawa ka ba doon. Pero syempre, gusto natin maging maingat, di ba? Ayaw nga natin na ito ay kumalat at sumipa muli ang mga kaso. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras. Bakasyon mode ng ilang Kapuso Squad. Parehong nag-enjoy sa kani-kanilang beach bunting ang pamilya Soto at pamilya Dantes. Narito ang aking chika. Fun in the sun ang bonding ng Dantes family in the past days. Si Dingdong, enjoy na enjoy sa paghabol, pagkarga at pagkadol kay baby Ziggy. At kapag napagod na, may nap time by the beach si Ziggy. Si Ate Zia naman tuwang-tuwa makiswim with the fishes. Nag-share pa si Maria ng super cute photos ng sun-kissed niyang mga anak. Sina Marian at Dingdong naman, sweet na sweet during their alone time. Sa beach din ang bonding ni na bossing Big Soto, Pauline Luna at Tali at ilang miyembro ng Soto clan. Enjoy si Tali sa pag-swim with her papa and mama, paglalaro sa sand at pagkain ng fruits. Fit na fit pa si Pauline. At para ma-maintain yan, nagbo-workout pa rin siya. Very sweet naman si na bossing Big at Pauline sa kanilang pictures by the beach. Hindi sa center stage, kundi sa vaccination center, rumampang isang drag queen sa Isabela. Bakit kaya? Kilalanin natin siya sa pagtutok ni Katati Bayan. Pangkabugerang outfit ang inirampa ni Fern Pitacio sa court na ito sa San Mariano, Isabela. Pero hindi ito fashion show, kundi vaccination center. Ang rampadora, magpapabakuna pala. Bahagi raw ito na advocacy ni Fern para ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng vaccination ngayong may pandemya. I-encourage po yung mga kabataan at same time yung mga matanda na rin po na magpapakuna. Sinabi din po sana sa akin doon na mag-picture daw po ako and then i-post ko daw po sa social media. Pero hindi lang pala yan ang kanyang ipinaglalaban. Ang kanyang drag queen persona na pinangalanan niyang Luz Viminda Extravaganza. Isinusulong din ang karapatang pantao ng mga miyembro ng LGBTQIA community. Isa rin siyang mental health advocate. Sinimulan ko pong i-encourage yung mga kabataan dito sa amin na
kung hindi mo pa kayang mag-come out, okay lang yan. It's, merong time. Pero kung alam mo sa sarili mo na gusto mo na talagang lumabas, eh, andito kami para i-accept ka. LGBT rights is a human right. At para mas mabigyan pansin ang kanyang mga panawagan, ginawa niya isang malaking catwalk at performance stage ang iba't ibang lugar. Mula sa gasoline station, labas ng palengke, Tsanggihan, pati paradahan ng tricycle. Minsan na rin napansin ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo ang kanyang galing sa pagrampa. Tulad ng maraming miyembro ng LGBTQIA, makailang beses ding nakaranas ng diskriminasyon si Fern. Kaya itutuloy raw niya ang kanyang ginagawa sa ngala namang kapwa niyang nakakaranas pa rin ng pangungutya. Alam ko in the near future, kaya natin ito, matatanggap na rin tayo ng lipunan ng buong buo. Kaya sa atin is go lang ng go, laban lang ng laban sa buhay, and mahalin natin ang isa't isa. Katatibayan nakatutok 24 oras. Ngayong pababa na po ang mga kaso ng COVID-19, tiwala rin ang Health Department na sa usap ng bakunahan, on target ang population protection ngayong taon. At nakatutok si Athena Imperial. Sa nakalipas na mga araw, matapos ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Kahit saan ka tumingin, tila pre-pandemic ang sitwasyon. Yan daw ang dahilan kaya nanatili sa Alert Level 3 ang Metro Manila ayon kay National Task Force on COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa. When we lower the alert levels, nabibigla yung ating mga kababayan at na-excite siguro. At nakita nyo man yung mga pangyayari sa mga lugar kagaya ng Dolomite na nagdadagsaan masyado ang mga tao. Ma-open ang economy, kita nyo naman mas ma-traffic na ngayon at madami na rin taong nakakalabas. Mananatili sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula November 1 hanggang 14. Sabi ng Okta Research Team, patuloy naman daw bumababa ang positivity rate sa NCR o yung porsyento ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 gamit ang RT-PCR test. Ayon sa WHO, acceptable positivity rate ang 5% pababa. At base sa guidelines ng Okta, itinuturing na itong low positivity rate. Huling naitala ang 5% positivity rate July 14 ngayong taon. Yung reproduction number is 0.55, that's also considered low. Mm-hmm. Tapos yung hospital utilization, also considered low kasi below 60%. Mm-hmm. So ang moderate na lang, yung ADAR na lang. Posible raw na sa mga susunod na linggo, bababa sa 3-4% ang positivity rate sa Metro Manila. Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, posibleng makakamit sa katapusan ng 2021 ang population protection o ang pagbabakuna sa 65 milyong Pilipino kung mababakunahan ang 1 to 1.5 milyon katao kada araw. Positibo rin siya na mababakunahan ang 80% ng kabuuang menor de edad sa Pilipinas sa pagtatapos ng taon. Kanina, may dagdag na mahigit 1 milyong doses ng AstraZeneca vaccines na dumating na donasyon ng Japanese government. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. 4,008 ang naitalang bagong COVID cases ngayong araw. Bumaba pa sa 47,690 ang active cases o yung nagpapagaling pa. 1.7% yan ang total cases na 2,783,896. Pinakamababa na yan sa loob ng 102 days. 6,887 ang dagdag sa mga gumaling, kaya nasa 2,693,162 na ang total recoveries. Record high naman ang 423 na dagdag sa mga nasawi. 1.55% ang fatality rate, pinakamataas mula nung huling bahagi ng Setyembre. Sa gitna ng pagluluwag sa COVID restrictions, muli ngayong sumisigla ang turismo sa Tagaytay. At nakatutog doon live si Juan Aquino. June, kasabay nga ng pagdagsa ng mga turista ay ang pagsigla ng mga negosyo rito sa Tagaytay City, lalo na ngayong long weekend. Bago magtanghalian, kapansin-pansin na ang dami ng mga sasakyan sa SLEX sa ruta papuntang Tagaytay.
Ang clear view ng Taal Volcano ang umakit sa maraming turista. Marami ang pumuesto sa mga restaurant kung saan tanaw ang Taal. Ilang magkakaanak at magkakabarkadang galing pa sa ibang probinsya ang nag-dine-in sa restaurant na ito. Matagal-tagal din yung panahon na nasa bahay lang. So ito yung perfect time na makalabas dahil may occasion tapos maganda ang lugar. Ang restaurant na ito, unti-unti na raw nakakabangon dahil sa dagsa ng mga turista, lalo na tuwing may long weekend. Pero mahigpit pa rin nilang sinusunod ang 50% capacity sa alfresco dining at 30% naman sa loob. Actually, bumabalik na siya. It's becoming normal again. So, I'm expecting a lot of reservations already for the coming weeks. Pati ang ilang hotels nakakabawi na rin, tulad ng hotel na ito na fully booked na hanggang Lunes. Sa 21 rooms nila, 10 lang ang ginagamit ng mga guests bilang pagsunod sa 50% allowed capacity. Pang makakuha naman, makapahinga ng konti, ay matagal na hindi nakalabas eh. Bagamat matindi ang sikat ng araw nitong hapon, dama pa rin ang malamig na simoy ng hangin. Kaya okay lang kahit na mag-pictorial sa mga tanawin sa Tagaytay. Maaraw nga po ngayon, pero lamig po, di ba? Enjoy naman po kami. Bandang hapon, bumigat ang daloy ng trapiko sa mga kalsada sa tapat ng mga magkakasunod na restaurants. Pero pagkalagpas nito, banayad na ang andar ng mga sasakyan. June, sa mga oras na ito ay napakarami ng mga sasakyan ang dumaraan dito sa Rotonda. At kapag lumibot ka pa rito sa Tagaytay, ay mararamdaman mo na talaga yung heavy traffic. Ano? Kaya naman sa mga kapuso natin na ngayong gabi pa lang maglilibot, ay magbaon po kayo ng konting pasensya. June? Good luck sa pag-uwi. Maraming salamat, Juan Aquino. Ikinuwento sa akin ang soon-to-be married na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo na hindi pala basta-basta ang pinagdaanan nila para sa pangarap na magka-baby. Naging option din pala nila ang surrogacy. Ang detalye sa aking chika. Naka-recover na ba kayo sa dalawang major announcements ni na Jennylyn Mercado at Dennis Trillo kagabi? Ang happy news ng couple, pinusuan ng kanilang fans at friends sa showbiz. Ang 9-week-old preggy na si Jen, glowing na glowing. Pero alam nyo ba, matagal na palang sumusubok magkaanak ang dalawa. So yung mga 2018 hanggang 2019, tinry namin na gawin dito. Tinay namin dito sa Pilipinas, marami kami pinunta ng mga fertility clinics. Kaso lang, medyo hindi kami nag-succeed. Nakaabot ng araw sila sa Amerika para makahanap ng surrogate mother. Very challenging daw ang proseso. Siyempre may mga medications ka, tapos i-load yung katawan mo ng hormones. Ang hirap kasi para kang, alam mo yung para ka talagang naglilihi, para kang pregnant na may mood swings ka rin, hindi maganda yung pakiramdam mo. Kahit yung mismong procedure ng pag-harvest, masakit. Yung hindi ako makalakad, yung ang hirap gumalaw. Nakahanap na raw sila ng magiging surrogate noon. Magpipirmahan na sana kami ng kontrata by October. I-inject na lang dun sa surrogate namin. Ngayong October din dapat. Nang bigla silang makatanggap ng isang malaking early Christmas gift. Nagbuntis si Jen. Ang beses namin sinubukan, ang daming beses namin pinagdaanan yung hirap, pero ito yung time na sabi siguro nung baby na parang, ayaw ko sa iba, gusto ko sa'yo. Ang maganda raw nito, dumating ang kanilang blessing sa panahong hindi nila pinepressure ang isa't isa para magkaroon ng baby. Kung darating, 'di ba, kung sa tamang oras, sa tamang panahon, sa pagkakataon na ready ka na siguro, saka siya ibibigay talaga sa iyo. At ngayon, todo alaga si Den sa kanyang preggy future wife. Ako yung nagtagadala ng pagkain niya. Nag-iisip kami palagi ng mga healthy na food para sa kanya, para sa baby. Lagi ako nag-research kung ano yung mga makakabuti sa kanya. Abala. Pero oo. Masaya ang experience. And that's my Chika this Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Pia, June? Salamat, Nelson! At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 56 days na lang! Pasko na!
At mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si PR Canghel. Sa ngalan ni Ivan Mayrina, ako po si Jun Veneracion. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.